kailanman hindi magbabago. Hoy, Tekla, tinan mo mga itsura nila. Mga kutis, makikinis. O, bakit? Natutulog sa aircon. O, ano naman? O, ikaw? Ikaw. It's a span. Inglisan tayo. Yeah. Ah. Don't dare me. Ah! Ano yung don't dare me? Huwag mo akong dalhin doon. Oh, may tanong ako sa inyo. Kung si Tekla ba kukunin ko dito sa show araw-araw, okay ba? Kung kayo ay madalas manood ng programang Wowowin, natitiyak kong kilala ninyo ang tampok sa aming programa ngayong gabi. Siya ay walang iba kundi si Super Tekla. Mahusay umawit, magaling magpatawa, at tila walang problema sa buhay. Pero sa likod ng kanyang malalakas na halakhak, at napakagandang tinig, isa palang masalimuot na nakaraan ang kanyang pinagdusahan. Tunghaya ng buhay niya noon sa North Cotabato hanggang sa siya'y makarating sa Maynila. Kumita at umasenso. Pero nalulung muna sa masasamang bisyo bago nagtagpo ang kanilang landas ni Willie Revillame. Tiyak na kayo ay hahalakak at luluha din sa aming episode na pinamagatang The Happy and Sad Adventures of Tekla, The Romeo Librada Story. Sandali na lang ha. Malapit na tayo sa bahay. Bababa niyo ako. Bay, bababa natin siya, bay, doon. Mga baba niyo ako, hindi ko nakaya. Dito, dito, bay. Diya, diya. Oh. Kana, kana. Oh. Tahan, tahan. Oh. Salamat, bay. Bay. Nararamdaman ko, sandali na lang ako. Ay, ito magsalita ng ganyan, mahal. Kung makausap. Mga anak ko. Mga anak? Mama niyo, oh. Mga anak? Masensya na kayo, ha? Mama, maalam na si nanay, ha? San si Romeo? Romeo? Nay. Dong, pasensya na, Dong, ha? Hindi na kita mahalagaan. Bakit nun? Hindi na kita makita. Lumaki. Mahina na si kinanay. Mahal. Mag-isa ka na lang. Huwag pababayaan mga bata, ha? Man, eh, huwag ka magsasalita ng ganyan, mahal. Laban lang na. Ako mo sa akin, di mo sila pababayaan, ha? Oo naman. Mahal. 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 Maagang namulat sa kahirapan si Tekla, nang totoong pangalan ay Romeo. Batang-bata pa lamang siya nang dapuan ng malubhang sakit ang kanyang ina. Anong kinamatay nun? Bali, namatay yung mother ko nung pinanganak yung bunso namin. Ano ba naging problema? Pera? So, Tita Mil, pag sa probinsya kasi talagang number one is financial. Bali, ilang kayo magkakapatid? Walo po. Dili nga. Sa ako na muna si Romeo. Ako na magpwedako sa apo ko.
Lili ko mong sugot, anak. Ako ang ama. Ako magpadako sa ila. Hindi ko man ginhaling sa imong yung pagkatatay. Gusto ko lang tumulong. Paano mong mabuhay ang pito? Maghimo kong paagi. Maghihita akong trabaho. Basta diri lang silang tanan sa ako. Diri lang! Mas maluoy ka sa mga bata. Kunta lang ang gihugma mo mga bata. Hayaan mo ako tumulong. Kaya ihatag mo na sa akin si Romeo. Papaiskwela ko siya. O mabigyan ko siya na maayos na magtulong kami sa magandang buhay. O alam mo namang hindi ko siya pabayaan. Romeo! Romeo, ikuha ka na sa imong lolo. Di mo unta ako musugot, anak. Asensya na, anak. Pamantay kwarta. Ayaw isipin na gihatag kita kayo di kita gigugma. Mahal na mahal kita. Magpapakabait ka doon, ha? Susunod ka sa lolo mo. Mag-iingat ka lagi. Hindi ka dyan. Patawarin mo ako, anak, ha? Patawarin mo ako. Bili nga. Bili, di. Bihis, ha? Ba't pa ganun-ganun ka dun? Eh, kailan mo naman natuklasan at alam mo na, na-feel mo na ikaw eh medyo, ano ka, bading, ganun. Bata, elementary, maano na ako gumalaw dito, Mel, eh. Yung parang... Malambot. Malambot. Kanta ko ng kanta. Aha. Tapos parang masayahin ka. So bata ka pa, kumakanta ka na. Kabataan ko nang ano talaga. Ahili kong kumanta. Pero nung panahon na yung ba, eh, nag-ano ka na, nangarap ka na na... Ano na, maging senior yes. Ka. Ah, nangarap ka oo, na? Oo, kahit nung bata ka pa? Hmm, malit. So, yan ang ano ko, eh. Dream mo? Dream ko. Elementary, high school. Ayun yun ang aking apo! Uy, kaya nga naniniwala ako, balang araw sisikat ka. Ha? Malantaw ka sa TV. Talaga po, Lala? Oo. Oh, pero susunod, ang imong kantahon, lalaki na. Parang Freddy Aguilar. Mas maganda po yung papabae, Lolo eh. Uy, ay ikaw bahala. Oh, sige, ang premyo, bigay ko sa'yo, bilhin kita ng laruan. Ha? Sige po. Tay. Oh. Tay, nadadalas ata yung pagbili-bili nyo ng laruan sa batang yan. Eh bakit ba kasi hindi magpadako yung ama niya? Ba't hindi mo ginsoli yan sa ama niya? Hirap yung tao. Damo pa bata. Mag-aanak-anak, hindi naman pala kaya. Ginsoli mo na yung batang yan? Bakit ba lagi mong pinagpipilit ang isuli si Romeo? Isdiritan si Romeo! Huh? Hindi siya mag-alis! Lo? Lolo? 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 Tay? Lolo? Tay? Lolo? Tay? Lolo? Hindi magtatagal ang masayang buhay ni Romeo nang sumakabilang buhay din ang kanyang lolo. Naging masungit at mapang-api sa kanya ang kanyang tiyahe. Anong tinutunga-tunga nga mo diha? Di ba sinugo kita maglaba? Alam mo, Romeo,
hindi na pwede yung pasinyo-sinyurito mo diri. Kung gusto mong manatili dito man, tutulungan mo ko, pagtatrabahuhan mo lahat. Naintindihan mo? Paano po ang pag-aaral ko? Aba, bakit? May pangmatrikula ka? Ayun naman pala, wala naman pala. So ano pa inuupo-upo mo dyan? Lika, lika, papakita ko sa'yo. Nakita mo to? Oh, di ba? Dapat nag-uumpisa na tayo? Ano na? Ang tinatayo-tayo mo, ang tagal-tagal! Miss! Romeo! Uy, Kleng! Romeo, ba't hindi ka na pumapasok? Tinatamad ka na ba? Hindi ah, gustong-gusto nga pumasok eh. Kaso nga lang, ayaw ko payagan ng Tiangco. Eh, bakit hindi ka na lang bumalik sa tatay mo? Eh, wala siyang pera eh. Tsaka alam ko na din niya rin ako magpag-aaral. Ganun? Ano na mangyayari sa'yo? Magtatrabaho ako. Bubuhayin ko sarili ko. Gagawin ko lahat. Weh, paano? Basta! Di naging hadlang ang pang-aapi ng kanyang tiyahin para tumigil si Romeo sa kanyang pag-aaral. Nariyang nakitira siya sa kanyang teacher. Nagtrabaho bilang batang janitor. Nag-dishwasher sa isang kantin. Nilabanan ang antok at puyat upang maipagpatuloy lamang ang pag-aaral. Congratulations, Romeo! Ay, ma'am, thank you po. Kasi dahil sa inyo, nakagraduate po ako. Romeo, wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Nakapagtapos ka dahil sa sarili mong sikap at syaga. Ay, thank you po, ma'am. Oy! Tol! Tol, congrats! Graduate tayo. Ma'am, gusto daw ko po kayo makilala ng parents ko. Okay, excuse me lang ha, Romeo. Oh, dito mo na ako tala. Hi, sir. Oh, salamat po, ma'am, sa pagtsatsaga sa aking anak. Walang anuman, sir. You must be very proud of yourself. Opo, ma'am. Talagang pinagmamalaki ko itong aking anak. Itay, graduate na po ako. Sana proud kayo sa akin. Mauna na ako, ah, thank you po, ma'am. Okay. Guys, sandali lang. Sakta ko lang si Ronnie. Uy! Iyak ka ba? Ha? May nakita kang luha. Iyak agad. Pwede bang napuwing lang? Ikaw lang? Nasaan pamilya mo? Hindi pinayagang lumabas ng zoo. Walang permit. Ika-apply pa ng permit. Sama ko sana sa amin. Mag-celebrate kami. Tama na! Bilitin mo ako. Ay, hindi. Pasang kita ka na nga. Congrats, ha? Magandang pogi mo dyan sa suot mo, ha? Congrats po. Congrats. Nang siya ay makagraduate ng high school, nagpatuloy sa pagsisikap si Romeo hanggang sa makapagtrabaho siya sa isang video kebar. Waiter! Sa sandali lang, lalapag ko lang po. Makasisit naman, sir. Asan yung mic? Asan yung mic? Ito po. Pata ko. Ay, hulog ato. Ito, 6-8-6-4. 6-6-8-6-4. Okay, sir. Kantang-kanta, sir, ha? Galingan mo, sir, ha? 6-8-6-4, sir, no? 6-8-6-4. Romeo, alika muna dito. Yeah. Sir. Po. Romeo, ito si Dave, bago nating waiter. Turuan mo na lang siya ng mga dapat niyang gawin dito, okay? O, bahala ka na sa kanya, ha? Iba ko muna kayo dyan, ha? Sige, sir. Thank you, sir. Romeo,
Dave. Hi. Ikaw nang bahala sa akin dito, ha? Sige, sige, sige. Okay. Ito yung mga mesa natin. May bilang yan, eh. Oo. 1, 2, 3, 4. Ito yung freezer natin. Nilabas na para madaling kumuha ng ice cream pag order. Oh, style. Cheers. Tubig lang, di ba? Tubig lang, di ba? Kamusta ka na? Salamat po. Balik po kayo. Dave? Kailan lang kita, masaya na ako. Dave! Oh, papunas naman dito sa mesa. Ah. Ikaw na muna dyan. May ginagawa pa ako eh. Okay lang? Okay. Okay. Hindi ka lang malakas sa akin. Bakit ganyan kang makatingin? Elena! Ano to? Oh, ako lang mag-isa dito sa labas? Ano? Ako lang maglilinis nito? Ang dumi ng mesa, linisin mo? Mukha namang malinis ah. Kagagaling ko lang doon, marunong ka pa sa akin? Linisin mo yung ilalim, oh. Ang daming kanin doon, walisin mo. Ano, ako lang waitress dito? Oh. Alam mo, maganda. Romeo, ba't naman ginaganyan mo si Elena? Ha? Kung ayaw mong tarayan ko yan si Elena, huwag mong kausapin. Alam mo, kaya ako lang naman kinakausap si Elena. Kasi hiram ako ng pera sa kanya, mauutang ako. Eh, may sakit yung nanay ko. Ayun, kung ikaw yung magpapautang sa akin, di ba? Dave naman? Sus naman, kada may sweldo tayo, may sakit na pamilya mo. Ano to? Eh, oh. Kay Elena na lang ako hiram. Elena. Dave! Magkano ba? Nailove ka ba sa lalaki? Nagkaroon ako ng karelasyon. Sa katrabaho ko, lalaki. Oo. Maabot din kami ng taon, pero ang mahal ng ano, maintenance. Isang taong kami lahat, binigay ko sa kanya. Mula sa paatos, lahat. Sa after, wala. Nga. Dave! Dave! May dala akong pansit! Elena! Walang hiya ka, babae ka! Anong walang hiya? Mandi ka, halibarot ka! Mas ka lang dito! Bakla ka! Ha? Paano bakla? Bakla ka! Romeo, ano ba? Paano mo nagawa sa akin to? Bakit? Ano bakit ah? Ha? Wala tayong relasyon! Pero alam mong gusto kita! Anong gusto? Pagkaang ilusyonada? Ha? Umalis ka dito! Walang tayo, hindi magiging tayo, ha? Binasa mo na ako! Binasa! Ha? Ano? Binasa? Binasa! Pinagsasabi mo, ha? Binasa! Pinagsasabi mo! Umalis ka na dito! Umalis! Naubos lahat ng ipon ko sa kanya. Tapos, lulukohin lang pala niya ako. Romeo, wala naman kayo relasyon na Dave. Ang ambisyon sa kaday. Alam niya ang may gusto ko sa kanya. Pero lalaki yon. Natural, babae ang hinahanap nun. Pero... Ayoko nang magmahal. Ang sakit-sakit sa dibdib eh. Parang puputok yung puso ko ba? Sinusumpa ko. Dingin-din na ako iibig sa lalaki ulit. Hindi. Sinasabi mo lang yan. Pero... No. Kasi... Hindi na ako magtatrabaho dito, be. Aalis ako. De, saan ka naman pupunta? Sa Maynila, be. So, start spreading the news. 'Cause I'm leaving today. And I will make a brand new start of it. Seryoso ka ba doon? In Maynila.
mahal ko. Manila, mahal ko siya. Eh, yung pangarap mo raw na makarating sa Maynila, meron bang kinalaman yan? Yes. Yung pagiging recording artist na pangarap mo. Oo, Ate Mel. Yung ba? Baka, yes. Kaya gusto mo makarating dito? Kasi, nung alam mo, nung maliliit kami, like ako, pag sa bundok kami, mm-mm, naghahanap ako ng mga picture sa newspaper na picture ng Maynila. Uh-huh. Iniipon ko yan. Okay. Kasi pag once Maynila, talagang parang feeling ko, langit talaga sa akin itong Maynila. Eh. Sabi ko, gusto kong marating yung lugar na yan, sabi ko naman. Ay! Totoo ba ito? Ito ba talaga ang Maynila? Nandito, nananaginip lang ba ako? Grabe, ganito pala ang Maynila. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Ay! Yung bag ko! Ay! Marami talagang loko dito sa Maynila, kaya dapat lagi kang listo. So, Uncle Romeo nyo, oh. Hello. Kuya, ito pala yung bahay mo, no? Oo, malaki na renta dito, ah. Huwag kang mag-alala, Kuya, pag ako nakahanap ng trabaho, tutulungan kayo sa gastos dito. Uy, hindi ganun kadali maghanap ng trabaho dito. Peko nga ko nga eh. Halos isang taon ako bago ako nakapagtrabaho. Saka, dito ka muna sa bahay. Tumulong ko sa mga gawain dito. Tapos yung tindahan, meron kami tindahan. Ikaw muna tumaho doon. Eh, kuya, pero kasi gusto ko talagang gawin, kaya ako pumunta dito. Michelle! Oh, sandali. Meron na bang ano, pagkain? Gutom na ako eh. Sandali. Ay, ate. Ano? Oo. Oh. Patid ko, Michelle. Kama ko. Ay. Hello po. Oh, Romeo. Tingin na, tumulong ka na doon sa ate mo. Maghain na kayo doon. Maghain ka na. Ano? Kunin mo na lang. Okay. Siya. Baka naman tamad yung kapatid mo na yan, ha? Ang usapan natin sa mag-aalaga sa mga bata. Saka magtatrabaho dito sa bahay. Kaya pumayag ako na dito siya tumira. Wala nga dapat ipangamba dyan. Mauna niya maglaba, magaling niya magluto. Alam niya kahit ano, saka pumasok niya ng katulong doon sa teacher niya dati para makapag-aral. Kaya wala nga dapat ipangamba, no? Siguro din yun na. Kuya, oh. Hey, oh. Sige, sige. Una na kayo. Baka mo namang pabata. O pagkatapos mo dito, ha, pagkatapos natin kumain, bantayin mo yung anak namin, ha. Alis lang kami ng atin. Yes, ha. Sige, kuya. Salamat, ha. Kabili! Ay, sandali lang! Ito na! Alagaan mo muna yung kapatid mo, ha. May dali dito. Ano yun, boss? Yung pisang sigarilyo, ha? Anong sigarilyo, boss? Strike lang. Uy, maninigarilyo ka. Kakanta ka pa. Kakapusin ang ininga mo niyan. Ang tataas pa naman ang kinakanta mo, ha? Mas maganda pa nga timbre ng boses ko kapag nakainit ako ng sigarilyo, eh. May garalgal, eh. Magpabara na tayo ng taglilimang piso para panghulog sa video, okay? Ito lahat. Salamat. Yan, dahan, baka malaglag, ha. Oh, salamat, yan, sa loob mo, yan. Teka, kuya, saan yung ano, yung videoke? Sa may bilyaran, may videoke doon. Ah. Tarantado ka, ha? Tarantado ka? Ito lang pala ginagawa mo, ha? Tungay wala kami sa bahay, ha? Kaya pala walang kita ang tindahan, ha? Kaya pala walang kita ang tindahan dahil kinukupit mo! Kuya, eh, naglilibang lang naman ako eh. Limang kanta lang, kuya. 25 pesos lang, konti lang kinuha ko. Limang kanta lang, ha? Oh. Limang kanta lang, naglilibang ka? Wala kang karapatang maglibang. Kuya, eh... Uy, hindi kita pinatira sa bahay ko, ha? Para kumanta-kanta ka lang dito sa bilyaran! Eh, kuya, eh... Tinapos ko naman lahat ng pinagawa mo sa akin. Naglaba ako, namalansya, oh, nagluto, nag-alaga ng bata. Uy, pinapalamong kita, pinapalamong kita, ha? Pinapalamong kita. Abay, pagtrabaho na lang sa bahay ang hihiling namin sa'yo, di ba?
Eh, kuya, kaya nga ako pumunta sa Maynila, kuya, eh, para kumanta, madiscover yung talent ko. May talent-talent? Ano si talent-talent? Ha? Mapalamong ka ba ng talent ni mo? Uy, lumayas ka, ayoko na makita ang pagmumukha mo, ha? Wala kang utang na loob. Sige, kumanta ka dyan hanggang mapaos ka dyan. Be set! Tapos na, tapos na yung palabas! Parang nagbayad kayo ng ticket kung makanood kayo, ha? Mother! After 40 days, bumalik ka dito, ha? 40 days? Bakit? Oh, 40 days sa kamatayan ng kuko mo, Mother. Grabe yung kuko mo. Nauna pa sa'yo. Nakakatawa ka naman, Romeo. Parang hindi naman. Diba? Pero sa totoo lang, nagtataka ako kung bakit nagawi ka sa trabahong ito. Gusto mo ba ng magandang trabaho? Oo naman, Mother. Gusto ko ng magandang trabaho. Ang taas kaya ng pangarap ko. Gusto ko maging president ng World Bank. O kaya maging senadora. Oh, Mother, di ba? May kakilala ako. Mm. Irerekomenda kita sa Masagana Mall Entertainment Department. Ay! Paano ka naging singer, performer, comedian? Yes. Nasaan yan? Kumakanta ako sa isang mall. Sa isang mall? Sa isang mall. May amusement area doon na may video, okay. Hanggang sa may lumapit sa akin dalawang bakla. Okay. Si Kuya Tolis at saka si Jimmy. Kanila. Oo. Na magtrabaho sa? Hindi lang po. Gimmick lang po kami, Tamel. Gimmick lang, hindi trabaho. So, mag-ano lang tayo, enjoy life. Ganun, kasi ang ganda ng boses mo. Grabe sila mga alipusta, Kaya mo yan, Romeo. I believe it. Ako din. Kaya mo yan. I believe also in the God of Father Almighty. Lord, tulungan niyo po ako, please. Ewan ko lang dito sa susunod. Ano yung kanin? Romeo Librada daw. Hindi, Mother, alis na. Ito siya. Ito. Kuya, halika dito. May ipapaayos kami sa airport. Galingan! Kaloka? Romeo! Ganda-ganda ng pakilala. Ito lang yung haharap sa atin. Magandang gabi. Ikaw ba talaga si Romeo? Opo, ako po si Romeo. Seryoso? Dapat hindi Romeo pangalan mo. Dapat yung bagay sa itsura, di ba? Mga boylaway, ganun. Tokmol, mga yan, ganyan. Himulmol. Ganun. Nasaan yung magulang mo nang masisi natin yan? O, since andito ka na rin lang, anong aawitin mo for tonight? Pak! Anong pasok mo? Yung Power of Love ni Celine Dion. Pag intro ko na yung titamil, mga tao, nagparang napanganga. Napanganga sa'yo, sa galing mo. Alam mo, titamil, para siyang domino effect na from harap hanggang dulo. Nagsitayo, ang standing wish. Kinilabutan ako nung time na yung titamil. Ba? Oh, wala sa itsura talaga, no? Ay, malabakan naman natin siya. Kayo ba yung mga kasama ni Romeo? Ayoko! Romeo! Po, interesado ka kaya maging regular dito sa comedy mo? Talaga? Opo. Sige po. Pwede ba mag-usap muna tayo? Sige po. Sila po. Yes, kami manager. Opo, sila po ang managers ko. Thank you po. Salamat! Natutumba pa. Kung tumumba ka doon, ang saya ng lahat. Talaga dumadami na talaga tayo, di ba? Pero pansin nyo kanina pa, ako may napapansin ako. Ano? Kanina pa tingin si Kuya kay Tekla. Oo nga. Kanina pa siya tawa ng tawa sa'yo. Mukhang gusto-gusto kanya, heavy bet kanya, girl. Bakit? What's funny, ha? Hoy, what's funny? What's the matter? Hoy, may charm naman, no? May charm ba? Patingin nga. Tingnan mo, lapitan mo. Patingin nga. Tinitignan ko, huwag kang gumalaw. Ganaw ka na.
Ay, kaloka siya. May amoy, Mars. May amoy. Baka naman yung sayo na amoy mo. Ako, malapit ang bunga nga sa ilong. Sorry, Mars. Chusy ka pa ba dyan? Hindi, hindi, Mars. Ako talaga, wait ako na sa mga lalaki, Mars. Bakit naman? Bakit? Wait na. Ako, ayoko na lalaki. Iba na ang bet ko. Ha? Ano na? Ang bet ko, siya. Hoy, mag-isbili ka. Babae siya, yan, no? Nakakaloka ka. Hello, ate. Pag pinatulam yung global party. Oo, oh, 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 malapit na. Oh, kita mo. Hindi pa tinatawag. Hindi pa tinatawag, di ba? Hello, naman. Wala kang ka-taste-taste naman. Diyos ko naman, no? Wala pa, di ba? Hindi pa nililig. Anong pangalan mo, ate? Maria Luz pa. Maria Luz. Nakakaloka yan, ha? Ako nga pala si Romeo. Hala, kadiri. Ano, ate, may pag-asa bang ma-inlove ka sa hindi kagapuhan? Pero hindi rin kagandahan. Okay. Hala! O, tayo na! Yeah. O, tayo na! It's a tie lang naman. Oo, iisa lang tayo ng damit, o. Oh. Kadiri ka, teka! Ano sa tingin nyo? Bagay ba kami, eh, Mars? Hey, bahala ka dyan sa trip mo. Hindi ko sasakyan yan. Naman, nakakasuka ka. Grabe kayo. Kailangan ngayon, hindi na uso ngayon ang kasarian. Ang uso ngayon, kailangan, ano ka, freelancer. Ano yung freelancer na yan? Free for all. Gusto mo ako? Free-free ako. Ano ba kasing kasarian mo? Ba't ganyan ka? Wala. Isa akong halamang dagat. Ganon. Walang kasarian, Mars. Okay. Ano bang gagawin mo dito? Itinuro mo eh. Natingin ko na in love siya sa akin, Mars. Na in love ka na sa akin? O, kiss mo nga ako? Kiss mo ako. I-kiss mo ako sa pisngi! Kiss mo ako sa pisngi. Isa lang ko. Bilang kayo. 1, 2, 3. Game. 1, 2, 3. Thank you, sir. Kilala kayo dyan. Hi, thank you. Hoy, ano na, sama ka sa amin. Rampage kami. Ay, Mars, wait na. Pagod na ako. Uwi na ako. Gaga, kasama namin yung dalawang lalaki kanina. Sino? Yung ka-table natin. Yung tuwang-tuwa sa'yo sa table number 4. Ayan, una. Bakla, tawang-tawa yun sa mukha ko, sa itsura ko. Yung mga lalaking yan, sanay na ako dyan. Pera ko lang yung kailangan yan. At saka na-realize ko, ang lalaki para sa babae. Ay, hindi ka naman lalaki, bakla ka eh. Kaya nga! Ay, kahit na. Bakla ako, pero lalaki pa rin ako. Oh, tsaka gusto kong ano, gusto kong magkaroon ng pamilya, gusto kong magkaroon ng asawa, anak, ganon. So mag-aampong ka, ganon? Hindi, mag-anak talaga ako. Ano to, may matres? Ay, hindi, bakit ba? Oh, ayan na, nag-text na ako. Ano, masasama ka hindi? Wait na, Mar, sige na. Ako dito lang ako. Ikaw rin, mawawalang ka rin, bahala. Babay! Kayo, mang lalaki kayo, peperahan lang kayo niyan. Ay, hindi. Bakla ka pa rin. Ako, sa babae ako. Bakla! Yes, bakla ka! O, di bakla? Ate. Ano yan? Halod. 20 lang po. Ilagay mo yung number mo dito. Sige po. Ito po. Ate. Ano yan? Gawin mo ng 100. Ha? Ito, 20 mo. Libre na yon. Basta, bigay mo sa akin yung number mo. Bakit? Para matext kita ako. Bakit? Para makilala kita. Tapos, para makilala mo ako. Pero bakit nga? Puro bakit naman, te. Slow lang. Obvious ba, type kita? Hindi mo pa kalakat, eh. Wala kang evidence, ha? Parang ulito, no? Hindi, bakla ako, pero ganun talaga. Gusto kong maging friend ka. Gusto kong makilala ka. Gusto kong ligawan ka, tsaka gusto kong maging girlfriend kita. Iba na naman story ito sa buhay mo. Oo, Tita. Oo, at nakilala mo lang sa tindahan. Oo. Hmm? Oo, ano ba yun? Ano nangyari sa tinda? Ba't ka naman na in love? Nakita mo lang bumibili ng load yung tao yun. In love ka na doon sa babae. Wala kasi instant agad, Tita Mil, eh. Nung unang kita ko sa kanya, boom! Ay, nagkaroon. Ganun ka agad. Tibok talaga. This is it. Ito na to. Lungkot din pala talaga ng childhood mo eh, no? Di ko nga ma-imagine kung paano ka lumaki ng walang magulang. Ang hirap nun, ah. Eh, kaya nga sabi ko sa sarili ko, magtatrabaho ako mabuti
para pag nagkapamilya ko, maalagaan ko sila, di ba? Swerte magiging asawa mo. Oo naman. Sana ikaw yung swerteng babaeng yun. Mahal mo ba talaga ako? Ba't mo ba laging tinatanong sa akin yan, ha? Dahil ba? Oh, dahil bakla ako? Ano? Oh, alam mo, Irene, ganito lang itsura ko, ganito ang kilos ko, siguro bakla, pero sa puso ko ba, lalaking lalaki ako? At ang pusong ito, ikaw ang iniibig ito. Gusto mong patunayan ko sa'yo? Hmm? Ano? Secret. Magkape ka muna. Ay, cheers! Cheers! Aray ko. Paso ako. Ay. Maganda ba yung kulay? Ay, oo. Maganda yung... Mas maganda. Saan mo nabili yung lipstick mo na yan? Ah, dun sa divisoria. Ay? Bibili ako niyan. Bagay kaya sa akin yan. Mm-mm. Romeo. Hmm. Takot ako eh. Huwag kang mag-alala. Parehas tayong virgin dito. Maski man ako natatakot. Virgin ka ba sa lalaki o sa babae? Parehas nga. Parang di naman kasi. Ano ba? Pag-uusapan ba natin dito virginity ko? Kailangan mo ba na ebidensya? Alam mo, okay lang yan. Parehas tayong virgin. Paano yan? Paano natin, alam mo ba yung gagawin mo? Huwag ka masakin. Walang mali sa taong nagmamahalan. Kung hindi alam ng utak natin, hayaan mong puso natin ay magturo. Lali mo dun. Nag-research ako, huwag ka mag-alala. Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko. Ano ba nga bakla yung kaibigan mo? Pare-parehas naman kami nun eh. Okay lang yun. Okay. Paano ba? Paano ba kasi... Simulan natin sa holding hands. Ayan. Sa holding hands. Nagsisimula. Dito ba yan? Oo. Yan. Lahat nagsimula sa holding hands. Ayan. Holding Ayan. Hands. Nararamdaman mo na? Parang. Parang mo? Oo. Okay. Ay. Pakisa ka, pwede. Ay, ito na nga. Okay. Hindi lang tayo, no? Na. Ah, oh, sige, sige. Oh, bilang akong tatlo, ha? Okay, okay. Isa. Dalawa. Tatlo. Masarap. Malambot pala yung labi mo. So, yun din. Ano? Isa pa. Okay, bilang ako. 1, 2, 3. Ay! Irene, yung gamit mo, Amina. Amina, ako na maglalagay ng damit mo dun sa kabinet para makapagpahinga ka na. Ito ba yun? Mm-mm, nandiyan yun. Eh, Romeo. Oh, bakit? Sigurado ka ba talaga? Bakit? Eh, siyempre. Hindi, sigurado ka ba? Gusto mo ba talaga magsama tayo? Oo naman. Para hindi na tayo mag-uwalay sa isa't isa. Diba? Oh, mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Okay? Wala kang iintindihin, kundi pag-aaral mo, mag-aaral ka mabuti kasi para pag-graduate mo, makuha mong trabaho maayos. Seryoso ka talagang pag-aaralin mo ko papagtapos mo ko? Oo nga. Para pag nag-graduate ka, eh, mag-baby na tayo. Para may magtawag na sa akin na daddy. Diba? Daddy! Takot akong mag-ganun.
Okay lang yan. Madali lang yun. Daddy, yun ang gusto mo. Mm-hmm. Eh, bakit papatagalin pa natin if pwede naman kitang tawagin Daddy? Ay! Okay rin sa akin yun, pero tatawagin kita na Mami kasi para pag nasa labas tayo, hindi naman mukha sugar daddy niyan. Mami and diba? Daddy? Yes! Sige, sige, practice ha. Tunan mo kung gusto mo. Okay. Daddy. Mami. Daddy. Mami. I love you, Daddy. I love you, Mami. Mwah! Ay, may... Susan, ay, makintab yung ano natin ko eh. Napakaloka, may glitter. Kasi nga, nagbabatak-batak, bitak-bitak ba yan? O tara na, umakyat na tayo, Mami. Ang gagawin natin. Tapos, maglaro tayo ng bahay-bahayan. Hahabulin mo ko sa taas hanggang sa bumagsak yung kisami dun. Diba? Sigurado ko bang matibay to? Matibay yan. Ay. Tatlo pa lang yung namamatay dyan eh. Tara, tara, habulin mo. Parang mas babae ako sa Mami ah. Nako, huwag pinagabalahan niya yung gabing to, di ba? Wala ko pa sinasabi na tatawa na ako. Sobra kasi yung itsura ni girl. Talagang nakainit ng ulo. Sobra. Parang gorilla lang ang pet. Kamusta naman? Ang ayos mo ngayon. Nagandaan ko talaga. Sobra naman talaga. Ay, nako, yung friend natin, nandiyan ang kanyang love love. Ay, andiyan! Wait lang, friend. Sige, kaibigan ko yun. Ikaw, aluin mo muna sarili mo, ha? O, ikaw na muna dito, kapatid. Hello. Ang ginagawa mo dito? Pusa naman, may boyfriend. Ano ko ba masama yung pakiramdam mo? Bakit? Ano ba nga kasi, Daddy. Diba? Juicy siya ka ba, Daddy? Pumunta ako ng doktor kanina. Oh. Alam ko na yung resulta eh. Oh, Mami, ano daw sakit mo? Ano sabi, ba't ka nagsusuka na yung hilo? Ano, hyper acidity? May ulcer ka? Gagamutin natin. Hindi naman. Hindi naman sa ganun, Daddy. Pero, kasi positive. Ha? Positive? Positive. May age ka. May age ka. Gaga. Bakit? Anong age? Positive ka, HIV ba? Hindi. Positive. Yung isang positive. Positive. Ano ba yun? Magiging daddy ako? Oh my God! Mga bakla! Mga bakla, magiging daddy ako! Sinamahan mo ako. Ah, siyempre. Sinong sasama sa'yo dito? Ako lang naman. Ako lang nagmamahal sa'yo. Ito na po ang baby niyo. Ay! Hindi na po. Hello. Hello, mahal ko. Hello, mahal ko. Oh, nun. Ah. Hello, mahal ko. Punta ka kay Daddy, punta ka kay Daddy. Oh, baby. Hello, anak. Oh, anak. Ang ganda-ganda ng anak natin, ano? Mukhang anghel, eh. Oh, buti na lang din nagmana sa akin, ano? Anak, ang happy-happy ni Daddy ngayon. Sobra. Buo na yung pamilya natin, ano? Anak, gagawin ko lahat, anak. Oo, anak, gagawin ko lahat. Alagaan kita, lahat. Huwag kang mag-alala. Magiging mabuting ama ko sa'yo. Ha? Bibip. Bibip, bakit lang? Sa wakas, sa katulog na. Bango-bango naman ni Mami. Naantok na ako, Daddy. Sandali lang to, bibilisan ko naman. Wala ako sa mood. Ano ba yan, Mami? Lagi na lang wala sa mood. Diba, sinabi sa atin, ganun talaga. Pag bagong panganak, walang gana. Kakapanganak ko pa lang, oy. Sige. Tiis-tiis mo na ako. Mabalik din naman yung spark sa atin dalawa, eh. Diba, Mami?
Yakap na lang muna ako. Yakap na lang. Ang init. Sige na, ako na, ako na. Tulog ka na. Mula noon, tila nanlamig na si Irene kay Romeo. Bagay na ipinagtaka at hindi matanggap ni Romeo. Oh, baby, gusto mo sausage, baby? Baby, sausage. Oh, yum. Yum, yum. Yum! Mami! Ay, Mami! Kain na, Mami, oh! Naka-ready na ang food. Ready. Lina, sige na. Mauna ka na. Kumain ka na dyan. Nagmerienda na ako kanina eh. Busog ako. Mami naman! Nalalamig ka na nga sa akin. Pati ba naman sa pagkain, mas malamig ka? Ano magagawa ko? Nagutom ako. Di natural. Kakain ako. Tsaka tungkol dyan sa nanlalamig na yan, ilang beses ba natin pag-uusapan yan? Ulit na lang ulit eh. Alam mo naman, pagkatapos mo mga anak, wala talagang gana. Hala! Grabe ka, Mami! Isang taon na nakakalipas ng mga anak ka! Aba, imposible na yan! Eh, ano gusto mo gawin ko? Piliting ko, ganon. Ano bang problema mo? Ha? Bakit pag tuwing nandito ako, parang aburidong-aburido ka? Eh, nakakapigon ka kasi. Ano yung nakakapigon sa akin? Ang kulit mo! Hingi ka ng hingi na kung ano-ano? Pwes, kung ayaw mo ako makasama, maghanap ako ibang tao na pwede ako makasama at gusto ko makasama. Di maghanap ka. Talaga. Yun nga, ma'am. Sa tingin ko talaga, nagbago na talaga siya. Kasi dati, ang lambing niya sa akin. Tapos ngayon, actually, dati pa, pag niyayaya ako, gusto niya eh. Ngayon, pag nasa bahay ako, parang naiinis eh. Alam mo na. Anak ko, huwag naman saan. Uy, ano, ba't kayo, ano yan? Ba't kayo nagtawanan? Ano, eh, share niya? Wala. Ano naman? Tagin mo siya. Wala yung ano lang, inaalala lang ang panagin. Ano naalala? Wala nga. Huwag mo akong bitinin. Mayroon kang naisip sa topic natin. Sabihin mo, ano yan? Ako ayaw magsalita siya. Ayawang ko. Okay, parang ano yan? Baka mali ang parang third party. Ay, so wala naman siguro. Bakla ko. Third party, ano? Diyos ko. Ano, may, baka may fourth party pa. Bakit ganun naman ang payo niyo sa akin? Baka naman wala naman talagang ano, third party, fourth party, fifth party. Babae pa rin. Ang lalaki ang gusto nyo. Ano ka pa? Maglalalaki ako. Lalaki ka nga, ibakla ka pa rin. Mali mo, pag nagpupunta dito yun, may nakikilala dyan, hindi mo alam. Ka-text niya pala pag wala ka. May ka-text siya. Mali mo. Mali mo, nakikita ng gwapo. Oh. Makinis ang mukha. Magandang ngipin. Correct. Tsaka kasi ng ngipin mo. Ako na nga lang to. Ang dami-dami nakikilala dito. Irene? Irene, anong ibig sabihin nito? Tyra, tayo na dyan. Irene, ano to? So, yan na. May pamilya ka, kumikita ka ng malaki, ayos na. Anong mga sunod na nangyari sa buhay mo, Tex? Yung kinangko, hindi ko kasi ma-handle, Tita Mel, yung emotion ko on stage. Mahal ko si Irene eh. Sobrang siya yung first love ko, yung sa babae ha. Oo, yung, oo. Siya yung minahal ko talaga. Oo. Alam naman niya yun eh. Oo. Ah, so, yun talaga siguro yung kapalaran na hindi ko. Nung pagkawala namin ni Irene, gumuho yung mundo ko, tita. Irene? Irene, sandali lang. Paano yung bata? Ha? Paano yan? Nadaling ko siya sa Bacolod. Sa akin yung bata. Hindi pwede. Anong hindi pwede? Hindi pwede. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Pero yung bata, iwan mo sa akin. Hindi pwede. Kasi hindi mo kayang alagaan yung anak natin dahil nagtatrabaho ka. Sino magbabantay habang nasa trabaho ka? Irene, huwag naman kayong umalis. Huwag mong iparana sa anak natin ang pinagdaanan ko sa buhay ko. Irene, huwag mo sirain ang pamilya natin, Irene. Baby, dito lang kayo, baby. Baby, wife, parang awa mo na. Amin na kasi si Ira. Non. Irene, huwag mo sirain ang pamilya natin. Mahal, naiintindihan mo?
Ang bihira naman. Uy, teka lang! Teka lang, gising nga! Gising ka dyan! Baka nga! Lasing ka na naman. Kagabi ka pa inom ng inom, ah. Boss, wala to, boss. Anong wala? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Pati trabaho mo, naapektuhan na. Eh, boss, gusto ko lang makalimutan yung problema ko, boss. Hindi bisyo at alak ang solusyon dyan! Boss, din na maulit, boss. Eh, hindi na talaga boss. Mauulit! Boss, lahat dahil na to. Tanggal ka na! Ha? Kunin mo na lahat ng mga gamit mo, ha? Wala ka nang babalik ang trabaho dito, naintindihan mo? Kunin nyo na! Boss, wala nang ganyan naman, boss! Boss, last na talaga, boss! Naligpit ko naman, eh! Tara na, tara na. Hindi, sandali. Sorry naman ako, boss. Tara, agad ka na naman sa labas. O, tara na, agad ka na naman sa labas. Pagkatapos niyang mawala ng trabaho, nagpa siya si Tekla na bumalik sa probinsya at dalawi ng kanyang amang matagal na niyang hindi nakapiling. Unsa ba imong plano, Romeo? Kanus ako mabalik sa Maynila? Tay naman. Kakauwi ko lang dito. Paalisin mo kagad ako. Grabe ka naman sa akin. Hindi mo ba ako na-miss? Mahimo ba itong di kita ma-miss? Anak kita. Why adlaw na hindi kita naisip? Usa sa pinakamasakit na akong gibuhat ay itong gihatag kita sa imong lolo. Alam ko na di ko kayang buhayin kayong lahat, no? Kaya kahit na mahirap, kahit na masakit, umayag ako na kunin ka na lang ng lolo mo. Dong, antod ka ron, daladala ko ang sakit ng desisyon kong yun dito. Diri ba? Diri sa akong kasing-kasing. Pero di ako nagsisisi sa akong desisyon. Alam mo kung bakit? Kasi noon pa alam ko na di ka man bagay dito sa bundok. Noon pa alam ko na iba ang kapalaran na nakalaan para sa iyo. Noon pa alam ko na mas malayo ang imong mararating. Pasensya ka na doon, ha? Pero kahit hindi tayo nagkasama. Kilalang kilala pa rin kita. Alam ko na. Kusog ka kaayo. Matapang ka ba? Buo ang loob mo. Lahat ng gusto mong gawin, kaya mong gawin eh. Pag may ginusto ka, tanan giyod, di mong buhaton para matupad ni mo ba? Alam mo, believe ka ayoko ni mo. Parang yung sa iyong pag-skwela. Sa sariling sikap. Nakagraduate ka. Kadong gusto kang muadto sa Maynila, kahit wala kang katabang, karating ka sa Maynila. Alam, Jud, ako, na kayang-kaya mong bumangon ulit, nanak. Balik natin to sa Maynila. Kahit na gusto ko dito ka sa akin, eh wala naman akong magawa para sa iyo. Ikaw lang ang pwedeng gumawa niyan. Sarili mo lang paala. Kaya nga bilib na bilib ako sa iyo eh. Ayuha ang imong buhay na. Sige lang. Laban lang ka. Okay? Maman tayo magawa diri. Ako diri na lang ko, ikaw tulad ka. Puntahan mo yung anak mo. Ayuha ang imong buhay. Hindi lang yung sa'yo, pati yung sa anak mo. Huwag mo akong gagayahin. Ayaw, Jude. Ayaw, Jude. Na mabuhay ang anak mo na hindi kayo nagkakasama. Yan ang isa sa pinakamalaki kong pagkakamali. Patawarin mo ako, anak. Pero mas importante, patawarin mo ang sarili mo. At gawin mo ang kailangan mong gawin.
Sige na. Tay. Salamat pa rin, Tay, ha? Maraming salamat, Tay. Sinunod ni Tekla ang payo ng kanyang ama at bumalik siya sa Maynila. Sa pagkakataong ito, kursigido na siyang ayusin ang kanyang buhay. At sa kabutihang palad, kusa na rin lumapit ang grasya kay Tekla. Sige lang, go. Bakit wala kang jowa? Iwan. Umasa ka pa sa itsura niya. Sorry. Hello. Hello, Tekla. Hello. Si Donita Nosto. Hello, Mama. Mama Donita. Oh. Bakla ka. Hirap na hirap ako kagilapin yung number mo. Palit ka ng palit. Kakaloka ka. Ano, okay ka na ba? Sino? Nandito ko. Ay, ay, yes naman, Mama. Ito, wala ka bawi-bawi na. Bagong buhay na. Ano, may racket ka ba sa akin? Hindi lang racket to, te. Ha? Bongga to. Kasi si Kuya Win ang papahanap ng mga komedyante maglalaro sa Wowowin. Ano, carry ka ba? Ako lang dito. Ganito, ganito. Hello? Hello, bakla! Please welcome Super Tekla! Yes! Hello! Paano ka napunta ng Metro Manila? Actually, Sir Will, 16 kami magkapatid. Nangarap kaming makarating na Maynila. 16 kayo? Magkakamukha ba kayo? Ako lang po may itsura. Sir Will, lalaki po talaga ako. Totoo. Wala pong halong biro yan. Lalaki po ako. Yeah. I've been married for 10 years. Babatingin ko lang po siya. Mahal na mahal kita, Lando. And then, kidding aside, gusto ko lang pong batin. Ito, Sir Will, totoo po talaga. May asawa po ako. Nasa Jeddah ngayon. Mm. Si Miss Irene Gonzalez. May baby po kami, isa, 8 years old. In a real life po, ha? Totoo. Naghiwalay na kami for 3 years. Gusto ko lang batiin yung baby ko. Nagpapasaya kami ng libu-libong tao, pero... Sorry, Kuya Win. Okay lang. At least yun. Diba, lalong pumangit, diba ang saya nyo? Bakla! Bakla ka! Ma! Ano na? Ano mo? Naku, ito na! Nakusap ko si Kuya Will. O, saan niya kuning regular sa Wowowin? Totoo. Matotoo ba yan, Ma? Salamat, Ma! Oo, hindi. Kasi tumutuwa lahat sa'yo. Tumutuwa si Kuya Will, yung EP namin, yung staff, lahat, mga tao sa studio. Grabe. Nakita mo ang reaction nila, di ba? Nakita mo naman yung tea. Mama, okay lang ba kay Kuya Will kahit ganito? Ako yung nakaraan ko ba? Baka na pag nalaman niya, baka ayaw na niya. Nasabi ko na lahat sa kanya kung ano man yung mga pinagdaanan mo. Ang mahalaga, gusto niya bigyan ng pagkakataon para maiprove mo sa sarili mo na kaya mo na. Di ba? Yun ang importante dito. Ito na oras para harapin mo ang buhay mo ngayon. Patunayan mo sa lahat ng taong nanira sa'yo, sa lahat ng taong tumapak sa'yo, na kaya mong gawin yan. Kaya mo yan, Tia. Andito ako, tutulungan kita. Thank you, Tia. Tutulungan kita. Ma'am, salamat, Tia. Ma'am, salamat, mahal. Tinawagan mo ako. Okay lang, Tia. Kahit pangit ka, tutulungan kita. Okay lang, bakit Kuya Will, pangit ako? Oo. Kasi ikaw ang ganda-ganda mo, man. Yun ang hinahanap niya. Sawa na siya sa maganda, kaya gusto niya yung tulad mo naman. Ma'am, sumisikat pala, pangit. Ma'am, okay lang yan, ha? Tia, maniwala ka lang sa akin, ha? Tulungan mo ako, Ma. Akong bahala sa'yo. Makinig ka lang sa akin, okay? Thank you. Oh, Tay, oh. I'm back. Oh. Gusto mo ba nito? Uy, tikman mo lang ito. Walang ito talaga yan, oh. Ayan. Kuy. Alam mo kung bakit? Tuwang-tuwa sa akin si Kuya Will. Gusto ko maging regular doon sa show niya. Oh, daily. Wow. Diba? Si Ira. Si Ira? Oh. Nakita ko na yung anak ko, Tay. Ay, ang ganda-gandang bata. Buti tinulungan ako ni Jessica Suho. Huh? Oo, ang ganda, Tay. At ang bibo-bibo. Ulitin ko, maganda, Tay, ha?
Talagang maganda, tay. Maganda talaga. Oh, eh, di manang mana sa akin siguro. O, sige na, sa'yo na lang. Hindi, tay. Sige, sa'yo na lang. Hindi rin ako maniwala kung sa akin nagmana yung bata. Talaga. Eh. Fair lang talaga si God, eh. Mm. Oh. Ako, grabe. Alam mo, tay? Mm. Sama ka naman sa akin sa Maynila. Manood ka naman ng show. Para maging proud ka, mag-enjoy ka naman doon, eh. Alam mo, anak. Dati pa naman ako believe sa imo. Hindi naman dahil sikat ka ngayon. Pero dahil alam ko na kahit anong laban ng buhay, kaya mong lampasan eh. Pinagmamalaki kita ang anak na ako. Pero, teka lang, kasi sige lang sigag, ingon ba na bayot ka daw? Ano ba yan? Totoo ba? Lalaki ka ba o bayot? May ebidensya ka ba, tay? Secret. Hindi, tay. Sabihin ko talaga. Tay, dapat alam mo kung ano ako. Ikaw ang gumawa sa akin, di ba? Di mo ba ako tunay na anak? Aminin mo, tay. Hindi, sige. Aminin ko sa'yo kung ano ako, tay, ha? Oh, sige. Isa akong Serena. Serena Uniga. Tapos sinumpa ako, tay, kasi dati yung past life ko, may inapiyata akong tao. Oh. Kaya ganito naging itsura ko. Pero talaga dati akong pinakamagandang Serena sa ocean. Bumalik siya. Napakaswerte mo? Oo, alam mo, Tita Mel, yung kinikilabutan ako. Wala, dati tumatanggap na lang ako ng ano, kumbaga yung baratelya na yung labanan ng racket. Kahit saan? Oo. Kumita ka lang kahit kumite, ano? Pero ngayon, siyempre, maganda-ganda na. At maayos na naman. Ibinalik ni God lahat. Binalik ka. Binigyan ka ng isa pang pag-asa. So, kamusta anak mo? Nakita kami sa isang programa na di ko rin alam na sinurprise ako. Oo. Dun, happy? Happy ka? Nakita mo siya? Halos humawag ng dibdib ko nung dito. Next 2 years kaming hindi nagkita. Oh, 3 years hindi kami nagkita. Oo. Isang laki-laki niya na 5 years old kasi nawala siya. 3 years. Sobrang masaya ngayon. So, huling tanong ko, kung babalik si Irene? Ay, siguro ano? Mas... Ano siguro? Mas jackpot yun dito. Wow! Yan, looking ano... Forward to that, yes. Ana. Love ko siya, mahal ko siya. So, sa dating ang panahon, mabubuo ulit ang inyong pamilya. Pero isa lang sabi niya, makita ko munang stable ka. Yung ayaw ko sa'yo, kailangan mawala yan. Babalik kami ni Ira sa'yo. Wow. Kaya yun yung winibuild ko ngayon dito, Mel. Talaga. So, and I am so happy. Thank you po. Santek sana, ha? Apo. Talaga, hay, pagdasal natin. Pagdasal natin, walang pinakamaganda kung hindi mabuo ang iyong pamilya. Correct. Sana nga, Tita Mel, eh. Para pagpakasal dito. Mapakasal ka lang. Pakakasalan ko yun, Tita Mel. Kung minsan, ang pagiging isang mahirap ang nagtutulak sa atin para magsikap at para abutin ang ating pangarap. Pero kung kailan natupad na ang ating mga pangarap, eh doon naman unti-unting nasisira ang buhay dahil sa mga maling relasyon at maling desisyon. At sa pagkalulong sa masasamang bisyo gaya ng droga at pagsusugal. Madaling malasing kapag hawak na natin ang salapi. Madaling makalimot sa ating mga mahal sa buhay kung kabi-kabila ang mga temptasyon. Pero kung malinaw ang ating prinsipyo at matatag ang ating kapit sa Diyos, hindi tayo magpapadala sa tukso ng bisyo. Babangon tayo sa pagkakalugmok at patuloy nating tatahakin ang tamang landas. Ngayon, bukas at magpakailanman.